ni Pata Miguel ko. Kapaliwanan dito ko. Hanap ka dito, hanap ka dito. Kayo dalawa. Kasi importante, malaman yung balik. Dito ka banda? Para tabi-tabi tayo. Tabi tayo para hindi mo ako makita. Magandang hapon, no? Ako si Agent Renato Garbo III. Ako ang epre ng NBI Palawan. So ngayon, September 14, 2022. Alas 4 g's ng hapon. So, Liubert, maaari mo bang sabihin ang iyong pangalan at iba pang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Anong pangalan? Ilang taon ka? 34 years old po. May asawa? Wala po. Saan ka nakatira? Sa Barangay San Dalubis po. Anong trabaho mo? Sa ngayon po wala po. Isa po kung ano. Ibig ito po. So, bago tayo magsimula sa isang lie detector test, gusto kong ipaalam sa iyo ang iyong karapatan ayon sa ating saligang batas. So, may karapatan kang manahimik at kumuha ng sarili mong abogado. Naintindihan mo ba ito? Opo. Bukod pa dito, kung ano man yung sasabihin mo dito sa investigasyon na ito, ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Naintindihan mo ba ito? Opo. Nais mo bang magpatuloy sa pagbigay ng salaysay dito sa opisina ng NBI? So, nandito ngayon yung tatay mo, si Roberto Dasmariñas Jr. y Cariño, 58 years old, ipinanganak noong February 30, 1964, iwalay sa asawa at nakatira sa 51 Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pwede mo bang sabihin ang iyong tunay na pangalan at ilang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Ako po si Roberto Cariño Dasmariñas Jr. Katanong po niyang kanila sa Batang Street. 58 years old na po ako. Sa katanong po yan ay wala po ako. Nandito rin sa ating harapan si Attorney Jason Abulon. Siya ang abogado na kung papayag ka, pwedeng mag-assist sa iyo sa gagawing polygraph test o lie detector test ngayong araw na ito. Papayag ka ba na si Attorney Jason Abulon ang magiging abogado mo na gagabay sa iyo sa investigasyon na ito? Opo. Attorney Abulon, pwede mo bang sabihin ang tunay mong pangalan at ibang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Ako si Attorney Jason si Abulon. Matila sa Westcom. Puerto Princesa. So, Jason, Gilbert, matapos kong banggitin sa iyo yung mga karapatan mo na manahimik at kumuha na yung ng sarili mong abogado, papayag ka ba na si Attorney Jason Abulon ang gagabay sa iyo kasama ang iyong ama na si Roberto Dasmariñas Jr. nagagabay sa iyo sa lie detector test na ito? Opo. So, mayroong waiver dito na ipaliwanag ko na sa iyo to, pero gusto kong ulitin sa harapan ng mga media, no? Para patunayan na ikaw ay hindi pinilit, pinangakuhan ng kung anumang bagay, binayaran o tinakot para lang magbigay ng kusang loob na salaysay na dito sa opisina or sumailalim sa isang lie detector test. Okay. Number one, ito ang waiver to ni Liubert Dasmariñas na ipaliwanag na ito mabuti ni Attorney Jason Abulon. Gusto kong ulitin para saksihan nyo kung ano ang proseso namin dito para protektahan ang karapatan ni Liubert Dasmariñas sa pagbibigbago magbigay siya ng o sumailalim sa isang lie detector test. Number one, na ako, Liubert Dasmariñas, ay binasahan ng aking karapatan
na ayon sa ating saligang batas, kasama dito ang karapatang manahimik at kumuha ng sarili kong abogado na aking personal na pili, at kung ano man ang pahayag na ibibigay ko dito sa NBI ay maaaring gamitin laban sa akin. Kung wala akong abogado ay pwede akong bibigyan ng abogado. Number 2, na dahil hindi pwede ang aking abogado na si Attorney Regidor Tulali ay kusang loob at pumapayag ako na i-assist ni Attorney Jason C. Abulon. Tama ba? Number 3, na ipinaliwanag na sa akin ni Attorney Jason Abulon na ang aking mga karapatan ayon sa ating saligang batas, at naiintindihan ko naman na ako ay pwedeng tumanggi sa isang polygraph test, pero dahil na gusto kong linawin, ipahayag ang katotohanan o ipagtanggol ang aking sarili, ay kusang loob ako na pumayag na sumailalim sa isang polygraph test. Tama ba? Number 4, na naintindihan ko ang aking mga karapatan ayon sa ating saligang batas, matapos itong ipaliwanag sa akin ni NBI Agent Renato Garbo III at Special Investigator Cedric Kaabay ng NBI Palawan at ni Attorney Jason Abulon. Tama ba? Number 5, na ako, Hubert Dasmariñas, ay kusang loob na pumunta sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office na matatagpuan sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa, upang magbigay ng malaya at kusang loob na sumailalim sa isang lie detector test o polygraph sa kaso ng pagpatay kay Jubilin Galeno na aking pinsang buo sa harapan at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Number 6, na ako ay voluntaryong isa ilalim o dadaan sa katanungan gamit ang polygraph o lie detector test na gagawin ng mga eksperto ng NBI polygraph examiner sa harapan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas Jr. at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Tama ba? Number 7, na ako ay kusang loob na papayag na isa ilalim sa lie detector test o polygraph na saksihan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas at ang aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Number 8, na ako ay hindi pinilit, tinakot, sinaktan, binayaran o binigyan ng anumang pabuya para lamang magbigay ng kusang loob na salaysay na ito. Tama? Tinakot ka ba? Hindi po. Pinilit ka ba? Hindi po. Sinaktan? O binayaran? Hindi po. Hindi naman. Nasa pagpapatotoo ng lahat na ito, ako, Hubert Dasmariñas, ay kusang loob na lalagda sa waiver na ito ngayong ika-14 ng Setyembre 2022 dito sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office, Puerto Princesa City, Palawan. Pangalan, Hubert Agalino Dasmariñas at Roberto Dasmariñas Jr., ama, at pangalan ni Attorney Jason C. Jason C. Abulon, lawyer. Naintindihan mo ba? May gusto ka bang itanong? O sa abogado mo? Kung magsisimula na po kayo, kung nagsisimula na po, wala. So, tina? Ako, sir, may tanong na ako, sir. Gusto ko lang malaman kasi yung katanungan dito, pag-issue sa kanya ito, sir, wala kami hawak talaga. Yan, inisyo ng pulisya sa kanya, pinapirma lang siya doon, nang walang kasamang tatay, wala maski atuloy na umarap sa kanya ng ano doon. Yun ang paniniwala ko dyan. Kaya gusto kong malaman yan, kung dapat pa ipatuloy yan, hindi. Yung itong statement. Opo, sir. Tapos na yan siya, nasa piskalya na yan siya. Doon lang po, sir. Kasi pinapirma lang siya dyan, sir. Eh. Hindi na kailangan na presensya niyo dito kasi legal age na siya.
at may abogado pong tumayo dito. So ito na po nasubmit po ito sa piskalya, considered na part na to ng ebidensya doon. So hindi po natin alam, hindi namin alam kung ano naging procedure doon. Pero ang tatanong lang natin dito, yung may tutulong natin sa kanya, yung ginusto niyang pumunta dito at binisin ang kanyang pangalan at sumailalim sa ready to. Ito po, hindi natin pwede mag-question dito sa amin dahil hindi sa amin ginawa ito. Okay po? At nasabita po sa tatanong din. So yung pag hindi pambigay ng kopya sa inyo, eventually po, magkakaroon naman siya ng kopya. Dahil sa yung import dito. Okay, kasi ang tumawa niya, mag-issue na sa kanya. Kung natin mag-issue na, pagkabigyan din kami. Wala eh. Wala kami pinangahawakan eh. Yun po ang hindi natin masagot. Ano? Dahil nakatulad ng sinabi ko. Hindi nang galing sa amin. Kami nakatanggap na ganyan. Ha? So dito po kami ngayon sa polygraph para malinis lang po yung kanyang pangalan ayon sa kanya. Okay po? Yan dito po, hindi namin masagot yan dahil hindi po ginawa dito sa amin. Okay po? Okay. So okay na. Gusto mo ba ipaliwanag ulit? O naintindihan mo? Okay na? Naintindihan mo na? Okay na. Okay. Naintindihan niya na. Okay, so doon muna tayo sa labas, ha? Oo, oh, doon lang. So, ayan mo. Pakailan mo. So ayan mga ka-PDN, ngayon araw na mismo, ngayon kapag mismo ay gagawin na yung polygraph test. Kay Gilbert Desmarinas. Sir, said. Yan ang trending.